nagkaroon ng pagutom, kaya si Elimelech na taga Bethlehem na sakop ng Juda, pumunta sila sa Moab kasamang dalawang anak at asawa niyang lalaki para doon manirahan. Ang pangalan ng asawa niya ay si Naomi at ang mga anak namang na lalaki ay si Malon at Kilion. Mga angkan sila ng Ephrata na taga Bethlehem. Habang naroon sila, namatay si Elimelech, kaya si Naomi at dalawang anak niya ang naiwan. Nag-asawa ang mga anak na lalaki ng Moabita, ang pangalan ay si Ruth at Orpa. Pagkalipas ng 10 taon, namatay si Malon at Kilion. Nang mabalitaan ni Naomi na pinagpala ng Panginoon ang bayan niya, sa pamamagitan ng ani, naghanda siya at ang mga manugang niya para bumalik sa Juda. Habang naglalakbay sila, mga anak, Orpa, tsaka Ruth, tumigil muna tayo at napakainit ang pagod. Pagod na po ang ating kamelyo at magiman sa atin. Mga anak, dapat isip-isip po mas mabuti. Babalik na lang kayo sa inyong bayan, sa inyong mga ina. Aloik sa inyo itong kamelyo. Pagpalain kayo ng Panginoon and maraming salamat dahil sa inyong pakikitungo sa aking mga anak, sa inyong mga asawa at pakikipag sa akin. Patnubayan nawa kayo ng Panginoon at tubin nawa kayo ng Panginoon na kayo'y makapag-asawa muli. Bumalik na lamang po kayo sa iyong bayan. Ngayon po kami iwan yung sabihin sa amin. Sige na. Kasi pagpalagay natin, walang pakialam ang kamin. Basta kumakain siya. Sa palagay niyo ba, mahihintay niyo na maging asawa ninyo? Kaya mas magandang bumalik na lang kayo sa inyong mga kainin ng kami niyo. Sa inyong bayan. Ruth, sundan mo na ang inyong uwi ka na rin. Alam kong ito ay kaparusahan ng Panginoon sa akin. Sundan mo na siya, anak. Mga malabuot ng tamilyo. Mga bagay na nagtutok. Ako po ay nagtutumamos sa inyo na uwi ka sa amin sa inyong kalikutan. Ay magpunta, anak. Pupuli niyo, hilingin sa iwanan. Kayo, kailangan na rin yung magtutumamos sa inyo. Sama po kayo pumunta. Kailangan na tumilo. Diyos po ako tumilo. Ang inyong Diyos at ay magiging aking Diyos. At kung kayo mamamatay, doon din po ako mamamatay at doon ako ililibin. Kasi naman po bang Panginoon ninyo ay aking Panginoon din. Paningkamot kami liyo. Napatuloy sila sa paglalakbay hanggang makarating sila sa Bethlehem. Nabiglang lahat sa pagdating nila, panahon ng anihan sa Israel, kaya inisusan ni Naomi si Ruth sa bukid, ang bukid na pagmay-ari ni Boaz na kamag-anak ni Elimelech. Lean time.
Sumayin niyo na wa ang Panginoon. Parang galit siya. Galit siya. Isa pang espiritu. Sino yung dilagang yun? Ah, yun ang isang buwabita kasama si Nongi. At nakiusap sa akin kung pwede siyang mamulot ng mga buhay. Hayaan nyo lang na mamulot siya ng mga buhay. Upang hindi na siya pumunta sa ibang lugi. Dito na siya mamulot sa akin. Tago na tapos. Ikaw? Ikaw? Huwag ka nang pupunta sa ibang bukid. Dito na lang mamulot sa amin. Bigyan ko na ang aking mga kasama na bigyan ka ng mas marami pang mapupulong. Kasama mo ang aking mga babae. Napakabuti niyo po sa akin. Maraming salamat po. Kasi nalaman ko ang ginawa mo para sa iyong biyanan, anak. Ang iyong ginawa ay kahanga-hanga, napakadakila mo bilang isang manunggang. Kaya huwag ka nang aalis. Sige, mamulot ka lang dyan, anak. Ito camel. Camel na sana. Ulit camel. Wow. Ay, akala ko amin yun, hindi pala. Muli naming... Ruth, halika na, kumain ka na, sumabay ka na sa amin. Ito ang tinapay para sa iyo. Sausaw mo sa salsa. 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 Doon. Doon. Kunyari lang. Ngayon naman, hayaan niyo siya. Hayaan niyo siya kakulalan. Hayaan niyo siya mamulutan dito. Pumulat namin. Kamilyo kayo ulit. Pakinyo. Bumain si Das. Si Boaz at si Ruth kasama ang mga katiwala. Magpakabango at magpakaganda. At puntahan mo si
Susunod po aking ina. Pagkatapos kumain at gumanda ang pakiramdam ni Boaz, nahiga siya at nang madaling araw umunat siya at nagulat nang may babaeng nakahiga sa kanyang paanan. Sino ka? Ako po ang ako po si Ruth. Isa po akong malapit po kay mag-anak. Marapatin niyo po na ako inyong pangalagaan at ako inyong pakasalan. Papalain ka ng Panginoon sa iyong ginawa. Napakaganda ang iyong ginawa. No? Kaya huwag kang mag-alala at gagawin ko ang lahat ng iyong sinabi. Matulog ka muna. Hintayin mo munang mag-umaga. Natulog si Ruth sa paanan ni Boaz hanggang mag-umaga. Madilim na nang lisanin ni Ruth ang bukid para hindi siya makita. Binigyan siya ni Boaz ng 6 na kilong ani at dinala sa kanyang biyanan. Pumunta si Boaz sa kabilang bayan at doon naupo nang dumating ang sinasabing kamag-anak na malapit kay Elimelek. Tinawag ni Boaz ang lalaki at ang iba pang kasamahan. Sinabi ni Boaz na nandito si Noemi at ang nanugang nito. Pinsan, tubusin mo ang lupain na pag-aari ni Elimelek. Sige, titubusin ko. Kung ito ay iyong tutubusin sa araw na yon, marapat mong pakasalan din si Ruth. Dahil ito ang ating nakagawian. Kung ganun, hindi na. Baka mamaya magka-problema pa. Magka-problema pa ako sa sarili ko. Sa sarili ko at sa lupa. Kaya kung gusto mo, ikaw na lang. Ito, sa panahon niyo ng Israel, para makatiyak ang pagtubos ng lupa o paglilipat ng karapatan sa pagtubos, kinakailangan inuhuban ang sandalyas at ibigay sa isa bilang katibayan ng kanilang transaksyon. Ito ang kagunayan para ibibigay ko sa'yo. Para ikaw ang tumubos kay Ruth. Saksi kayo sa pangyayaring ito. Kaya't pakakasalan ko si Ruth. At bibiliin ko ang lupain ni Elimelek. Napangasawa nga ni Boaz si Ruth at inuwi ito sa kanyang tahanan. Pinagpala ni Yahweh si Ruth kaya't ito'y nagdalang tao at nanganak ng isang lalaki na nagngangalang Obed. Purihin si Yahweh. Binigyan kaya ng isang apo, Noemi, na nakakalinga sa iyo, maging kanyang gawa ang mahal sa Israel. The wedding! Conclusion. Ruth at Boaz naging anak si Obed. Si Obed naging anak niya si Jesse. Si Jesse naging anak niya si David. Si David naging anak niya si Joseph. Si Joseph naging anak niya si Jesucristo. Joseph. Ang lesson. Ang kabutihang ginawa ni Ruth sa kanyang biyanan ay pinagpala ng Diyos. Si Ruth honor her mother-in-law beyond obedience and respect. Kadakilaan ng isang manugang na ayaw niyang iwanan ng biyanan dahil sa kanyang pagmamahal dito. Handa siyang ibigay ang lahat, hindi gaya sa mga panahong ito na ang mga ilang manugang ay hindi kasundo ang mga biyanan. Mabuhay ang bagong kasal! Yeah!